At mga minamahal, sa oras po ito, akin na pong hinihiling na tayo po mga minamahal ay panandali ang tumayo. Tayo po mga minamahal ay magbigay galang sa salita po ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. At sa oras po ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo De Guzman. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby, my co-preacher. Magandang hapon sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po mga inmahal. Tayo lahat muna'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, dakila ka. Mahal na Panginoon sa aming mga buhay sa araw na ito, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa gintong pagkakataon muli. Dakilang Diyos, aming kang napapurihan. Mahal na Panginoon, napasalamatan, O Diyos. Amang banal sa pangunat at panalangin na yung beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, O God, hallelujah. Dalangin ko, amang banal, O Diyos, gabayan mo'y balingkod siya ng akin. Wala akong magagawa, amang banal. Dakilang Diyos, gamitin mo lamang kong kasangkapan, instrumento. Mahal na Panginoon, O Diyos, ang mga pagpapala mo po sa iyong mga anak sa araw na ito. Hallelujah. Langisin mo salita, mahal na Panginoon. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt. Cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid, at bago pong lahat, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito o sa hapong ito, mga minamahal. At ganun din po mga kapatid ko, ako po'y nagbibigay dobling pag-alang po't pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sa kanya pong butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy nating inaalaala mo in mahal ang mga aral at turo po ng ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat ng aking mga kasama sa dakong ito, may in mahal sa ating mga preachers, sa ating mga elders, choir members, musicians, sa lahat po ng mga kapatid natin, mga minamahal sa ating mga bisita ngayon. Praise God, hallelujah, God bless you so much po. Kayo po'y nasa totoong gawain ng dakilang Diyos na nagmamahal po sa inyo. Mga minamahal, ganun din po nais kong batiin din ang ating mga viewers, mga kapatid ko sa iba't ibang mga bansa. Praise God sa labas ng ating bansa at sa loob ng ating bansa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngayon mahal, buksan natin ang ating mga Bible dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Amen. Verse 16 lang po tayo. Purihin ang ating dakilang Diyos. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For necessity is laid upon me. Yes, who is me if I do not preach the gospel? Sa Tagalog po. Sa unang mga taga-Korinto, ang kabanata ay 9, ang talata ay 16. Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri. Sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Amen. Sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sa ibang salin ng Tagalog, mga minamahal, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Napakahalaga mga kapatid na tayo po ay mga minamahal makasunod kung ano po yung ating gagawin. Bakit po tayo tinawag ng dakilang Diyos sa buhay, may mahal? The mission. Yan po ang ating title, mga kapatid ko. The mission. Why I am here on earth? Bakit po bawat sa atin ay nandito sa mundong ito, may mahal? Para maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Para magluwalhati sa ating dakilang Diyos. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. At kung makilala mo na siya, mga inmahal, ay alamin natin, mga kapatid ko, meron tayong kanya-kanyang misyon. May misyon ka sa mundo, meron akong misyon sa mundo, mga inmahal. Ano po yun? Para magligtas ng tao, dalhin po sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Si praise the Lord, mga inmahal.
Sa nabanggit kanina ng ating pong nagpaliwanag sa giving, Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, makikita niyo po rito mga minamahal, ang buhay natin may conclusion. Itong wakas ng lahat ng mga bagay, sabi ng banal na kasulatan, buhay mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, 13:14 ng chapter 12 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Dito po sa Ecclesiastes, kabanata 12, ang mga talata po ay 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Right. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Sabi rito, may conclusion ang buhay. May pagtatapos ang buhay nating lahat. May mahal. Sayang, kung matapos ang buhay natin sa mundo na hindi tayo nakapaglingkod sa dakilang Diyos. Sayang mga minamahal, kung matatapos ang buhay natin na hindi natin na ipangaral ang ating mahal na Panginoon sa iba. May mahal, pinakamatalinong tao sa buong mundo, yung naglingkod sa dakilang Diyos. Yung binigay niya yung buhay niya sa ating mahal na Panginoon, may mahal. Siyempre sa Lord. Kaya ang dakilang Diyos kapag tumawag po mga minamahal, hindi lamang po yung mga mabababang tao. Hindi lamang mga minamahal yung mga ordinaryong tao. Narinig nyo kanina mga kapatid ko, yung patutuo natin, beloved general. Naalala ko tuloy habang siya nagpapatutuo, may mahal, naalala ko si General Naaman. Pagka general mga kapatid ko, hindi mo kayang kumbertihin yan. Yes. Hallelujah. May paninindigan, may prinsipyo yan, mga minamahal. Hallelujah. Pero, dahil sa kapangyarihan ng dakilang Diyos, sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nandito siya ngayon. Right. Hallelujah. Amen. Mga minamahal, pinapagaling ng dakilang Diyos unti-unti. Yes. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Bakit unti-unti, mga kapatid ko? Dahil pag instant, baka hindi na siya maglingkod sa Diyos. Amen. Mga minamahal, grabe. Kaya mga kapatid, konti pa lang yan, konti pa lang manginmahal na paglilingkod, grabe ng blessing. Lalo kapag nagpatuloy ka. Amen? Lalo kapag binigay mo 100% manginmahal ang buhay mo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kagamitin tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Manginmahal. So we must preach the gospel. Kakaunti po ang tinawag ng dakilang Diyos para maging preacher. Pero bawat ipinanganak na muli, mga mahal, bawat isa sa atin, bawat mananampalataya na nakaranas ng pagbabago, nakaranas po, mga mahal, na pinagpala ng dakilang Diyos na buhay, lahat tayo tinawag para maging taga-akay ng kaluluwa. Amen. Personal at isahang paghihikayat ng mga kaluluwa, ang tawag po doon, mga minamahal, personal evangelism. One-on-one evangelism, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid ko, sabi nga ng Bible, sa Acts chapter 12, verse 24, ito po ang salamin natin, mga minamahal. At kung ano po yung nangyari sa aklat po ng Acts, yung church, mga minamahal, sa New Testament, yun po ang nangyari sa church ng Jesus Miracle Crusade. Acts 8:4, sabi ng Bible, therefore they that were cast scattered abroad went everywhere preaching the word. Yung mga nagsipangalat, mga minamahal na mga mananampalataya, after po nilang mabaptize in the name of Jesus, after po nilang minamahal basahin ang banal na kasulatan, hindi po sila umupo, hindi sila nag-relax, mga minamahal. Ang ginawa nila, mga kapatid ko, sila po'y nagsipangalat at ipinangaral ang salita ng Diyos. Amen? Tingnan natin sa Tagalog, may mahal. Acts chapter 8, verse 4. Ito po ang sinasabi sa mga aklat ng mga gawa, ang kabanata ay 8, talata ay 4. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. Amen. Nagsipaglakbay sila sa lahat ng dako. Mga minamahal,
Pagkatapos nilang matanggap ang kaligtasan, mga kapatid, hindi lang sila nagkwentuhan, hindi lang sila umupo, mga minamahal, hindi sila nag-relax. Ang ginawa nila, mga minamahal ko, yung nabasa nila, yun po yung kanilang sinunod. Ang sabi ng Bible, go ye into all the world and preach the gospel. Amen. Baptizing them in the name of Jesus Christ for the remission of their sins, mga minamahal. Amen. Para mapatawad ang kanilang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, mga minamahal ko, yan ang problema ng buong mundo ngayon, mga kapatid ko. Paano matakasan ang kasalanan? Napakasimple lang, mga kapatid. Merong isang estudyante, mga minamahal, siya po ay nag-aral sa Ateneo, mga kapatid ko. Graduating siya. Scholar. Meron lang siyang nabasa, mga minamahal, sa internet, mga kapatid, ang nabasa niya. Bakit binuhay ang tao? Mamamatay din lang siya. Yun po yung nasa isip niya, hindi mawala sa isip niya. Na-depress siya, mga minamahal. Hanggang sa nagsindi siya ng charcoal sa kanyang kwarto. Sinarado lahat, mga minamahal. Air condition. Nagpakamatay siya. Bakit? Hindi niya nasagot, mga minamahal, yung kanyang nabasa. Sabi doon sa internet, mga minamahal, bakit ang tao isinilang, mamamatay din lang siya? Mahinmahal, napakasimpleng tanong. Bakit po tayo binuhay ng dakilang Diyos? To glorify Him. Yan lang ang sagot. Lahat magsabing praise the Lord, mahinmahal. Naalala ko nung panahon na halos 500 mahigit, mahinmahal, ang member natin dito sa church natin. Napakasigasig na mga anak ng Diyos. Mahinmahal, nag-aapoy yung kanilang espiritual. Humahayo, mga kapatid ko, bawat isa. Yung malingkod, mga minamahal, naranasan kong humayo sa mga bases, sa mga kalye, mga minamahal, nagbibigay ng mga leaflets libre. Mga kapatid, saan man ako pumaroon, napakaitim ko sa sikat ng araw, mga minamahal, pero hindi ako nang hinayang, mga minamahal. Walang panghihinayang, bakit? Ginagawa ko yung kalooban ng Diyos, mga minamahal. Nagsishare ako ng gospel, ako'y nasa bus, mga minamahal. Siksikan, mga kapatid ko, ang pasahero. Sabi ng Holy Spirit sa akin, pag hindi mo pinangaralan yan, singilin ko ang dugo niya sa iyong kamay. Mahinmahal, mula sa likod ng bus hanggang sa driver, mga kapatid, inisya-isa ko yan. Nakisiksik po ako, may dala akong leaflets. Jesus loves you. Jesus loves you. Dumalo kayo sa gawain namin. Pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Kahit ayaw tanggapin mo, mahal, binibigay ko sa kanila, mga kapatid. Bakit? Gusto kong masunod ang kalooban ng dakilang Diyos. Gusto kong gawin, mga minamahal, yung pinag-uutos ng mahal na Panginoon. Sapagkat nakikilala ko, nalalaman ko kung sino yung pinaglilingkod ko ng kong Diyos. Mga minamahal, at kung ano ang mission ko sa mundong ito. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya yung mga Kristiyano noong unang panahon, mga minamahal, meron silang sikreto. Paano sila lumago sa pananampalataya. At yun po, yung tinuraran. Yun po yung naging example ng ating beloved honorable pastor. Bakit nagsilago, mga minamahal, ang ating iglesia, ating balala iglesia. Sabi ng Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Mga minamahal, basahin natin sa Tagalog. Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Dito po sa Ang Mga Gawa, Kabanata 2, ang mga talata po ay 42 hanggang 47 na sinasabi. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangakakatipon at lahat nilang pag-ari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. At ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw, iyaong nangaliligtas. Lahat magsabing praise the Lord, mahinmahal.
Idinaragdag sa kanila ng mahal na Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Anong ginagawa nila, may mahal? Nagkakaisa sila, mga kapatid ko. Isa lang ang mind nila, isa lang ang layunin nila, isa lang po, mga minamahal ko, ang target ng kanilang paglilingkod, to win soul, mga mahal. Kaya kailangan po ipangaral ang gospel para wala pong mapahamak, mga minamahal, sa impyerno. Maatim ba natin, mga kapatid, yung ating asawa, yung ating mga anak, mga minamahal, yung ating mga loved ones, mga kaibigan natin, mga kapatid ko, ay hindi nila marinig ang gospel, hindi natin ma-share ang gospel, at pagdating po ng panahon, isa sila, mga minamahal, sa itatapon sa impyerno. Minsan, mayroon pong mga pagkakataon, may mahal ang dakilang Diyos, nagliligtas sa bawat pamilya, unay isa lang. Pero mga minamahal, sa isang yan, mga kapatid ko, kung gaganapin natin yung kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, nasa iyong mga kamay, ang kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Mga minamahal, lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya kung meron po tayong pagkakataon, meron kang malasakit sa kaluluwang nawawala, mga minamahal, bakit hindi mo i-invite ang mga manggagawa sa iyong bakuran, sa iyong tahanan? Magkaroon tayo ng home Bible study. Magkaroon tayo ng maigsing gawain ng mahal na Panginoon. Nang sa ganun, mga minamahal, invite mo po yung mga kaibigan. Invite mo yung mga kapitbahay mo. Kung hindi mo sila kayang dalhin dito, mga minamahal, magsama ka ng mga manggagawa sa iyong tahanan. Magkaroon tayo ng Bible study, mga minamahal. Magpapadala ako, mga kapatid ko, ng mga patotoo, mga minamahal, ng matitinding mga patotoo. Yung mga tuberculosis nagsigaling, yung mga psoriasis nagsigaling, yung ketong gumaling, yung cancer gumaling, may mahal. Ipadala ko sa inyong tahanan para siya po, may mahal, ang maghayag sa inyong mga kapitbahay. Gano'ng katotoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Mahirap, mga minamahal, dating pagdating ng panahon sa kabilang buhay. Mumurahin tayo, mga minamahal, ng mga taong nasa impyerno. Bakit hindi natin ipinangaral sa kanila ang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos? Amen. So praise the Lord, mga minamahal. Million, billions, mga minamahal, are thrown in hell. Billions, mga minamahal, ang itinatapon sa impyerno ngayon. Every minute, every seconds, mga minamahal. Maraming namamatay, mga kapatid ko, ng mga tao na itatapon sa impyerno. Kung itatanong mo lang yung spiritual eye mo, mga minamahal ko, sa lahat ng mga taong nasa paligid mo, saan man sulok ng mundo, mga minamahal, tumingin ka, wala na pong tao, mga minamahal, na nagkukusang lumapit sa Diyos. Marami ng kasalanan kang makita sa mundo. And the world is going to the devil. Bulok na ang mundo sa kasalanan, mga minamahal. Kaya pinahintulot ng dakilang Diyos, yung pandemic, yung COVID virus, may mahal, para ang tao po, hanapin nila ang nagmamahal na Diyos. Hanapin nila, may mahal, ang kaligtasan. Hanapin nila si Kristo, may mahal, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ng proteksyon, may mahal. Amen! Pinahintulot ng dakilang Diyos, stop lahat ng bagay, pati trabaho, stop, may mahal, para magkaroon ka ng panahon sa Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Ang mundo, mga minamahal, papunta na po sa devil ngayon. Kaya dapat po ang church may soul winning. Huwag tayong huminto pag-win ang soul. Huwag tayong huminto sa pagdadala, mga minamahal, ng mga kaluluwa sa ating dakilang Diyos. Naalala ko po, si Andrew, mga minamahal, ang kapatid ni Peter, si Andrew ang nagbunga kay Peter. Pero, na-convert ni Andrew si Peter. Pero si Andres, mga minamahal, si Andrew, hindi siya nagbunga ng gaano. Si Peter, mga minamahal, ang nagbunga ng isang preaching lang niya, 3,000 souls. Bunga ni Andrew si Peter, pero si Andrew hindi gaano nagbunga, si Peter nagbunga niya, yun ang nag-multiply. Importante yung soul win. Dahil kahit, mga minamahal, makita mo, simpleng tao lang yan, pag nadala mo kay Kristo yan sa mahal na Panginoon, baka yan ang gamitin ng Diyos para magdala ng libu-libong kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! So, mga minamahal,
souls are dying every seconds. Sino po ang magmamalasakit sa taong makasalanan na handa na pong itapon ng Diyos sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan? Sino po ang magmamalasakit ngayon, mga minamahal, sa panahon natin para ishare yung gospel sa kanyang minamahal para hindi siya mapahamak? So kung may malasakit tayo sa mga taong alam natin pupunta sa impyerno, mga minamahal, anytime now, hindi ka uupo, hindi ka magre-relax, mga minamahal, hindi ka magmamasid lang. Alam mong may magagawa ka, mga minamahal. Hindi ka nakikipagkwentuhan lang, mga minamahal ko, kung ano-ano. Kahit walang mag-lead sa'yo, mga minamahal, gagawa ka para sa mga taong wala pang kaligtasan. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit nagkatawang tao ang dakilang Diyos natin. Dahil sa habag. Dahil sa awa niya sa mga tao. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nasa atin po ang kapangyarihan ng dakilang Diyos natin. Tayo pong inuutusan ng dakilang Diyos, mga minamahal, para mangaral. Para mag-share ng gospel. Huwag ka matakot sa pangangaral ng ebanghelyo, mga minamahal. Kasama mo ang mahal na Panginoong Diyos. Siya ang magsasalita para sa iyo, mga minamahal ko. Amen! Yung karunungan mo, mga minamahal, dadagdagan pa ng dakilang Diyos yan, mga kapatid ko. Experience po namin yan. Lahat magsabing praise the Lord. At hindi ka gagawa para sa reward. Hindi ka gagawa dahil na, mga minamahal, dahil sa blessing, hindi po. Hindi ka gagawa, mga minamahal, dahil para magkamit, mga minamahal, ng pagpapalang financial o reward, mga minamahal, hindi po. Mga kapatid, trabaho natin, mga minamahal, ang mamalakaya ng kaluluwa, anuman po ang sitwasyon ng buhay. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. So kung wala tayong desire magligtas ng mga tao, alam nyo, wala kang inner joy. Mga minamahal, wala kang kagalakan sa paglilingkod. Hindi ka masaya. Hindi kumpleto, mga minamahal, ang ating pagiging Kristiyano, mga kapatid ko, kapag hindi tayo nag-share ng gospel. Sabi ng banal na kasulatan, ang sanga na hindi nagbubunga, puputulin ng Diyos. Puputulin ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya lahat po ng Kristiyano, mga kapatid ko, inuutosan tayo ng mahal ng Panginoon. Go! Go! Wala nang panahon, mainmahal. Malapit ang babalik ang kailang Diyos natin, mga kapatid ko. Amen! Praise the Lord! Hindi po lahat ng churches, mga minamahal, ay may commission sa dakilang Diyos na go! Bakit? Dahil wala silang pwedeng patunayan, mga minamahal, nakasama nila ang Diyos. Pero dito, mga kapatid, sagana sa kapangyarihan ng Diyos. Sagana sa himala, mga minamahal. Kumpleto na. Mainmahal, humingi ka na lang ng mga leaflets natin, nandun na lahat ng patutuo, mga kapatid ko. Hindi ka na mahihirapan. Ipapakita mo na lang, mga minamahal, sa kausap ko, ito po ang mga gumaling sa aming church. Kung gusto nyong gumaling, gusto nyong malutas ang problema, sumama kayo sa akin. Napakasimple. Pagdating dito, mga minamahal, bahala ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen! Praise the Lord! Basahin natin Matthew 28:19, mainmahal. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 28. Ang talata ay 19. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Magsiyaon kayo, utos, mainmahal, sa buong sanlibutan. Go, sabi niya eh. Go ye into all the world. Hindi niya sinabing wait. Hindi niya sinabing sit. Mga minamahal, hindi pwedeng sabihin natin kapag binigyan ako ng posisyon sa church, saka ako magsuluin. Hindi ganun, mainmahal. Hintayin ko muna yung mga kasama kong humayo bago ako magsolwin, bago ako humayo. Hindi po ganun, mainmahal. Kahit mag-isa ka lang. Amen. Kahit wala kang office, mainmahal, sa church. Actually, mainmahal, napakabigat ng responsibility na meron pong office sa church. Mainmahal, mas malaki ang pananagutan sa dakilang Diyos.
Mayin mahal. Kapag may office ka sa church, amen. Yung ibang mga minamahal, gustong-gustong tumayo sa pulpit. Mahirap. Napakasimple lang sa inyo, mayin mahal. Ordinary Christian, bigyan mo lang ng ilang oras ang ating mahal na Panginoon, mayin mahal. Mag-share ka ng gospel. Saka tayo maghanap buhay, mayin mahal. Saka tayo umuwi sa bahay natin. Simple lang. Amen. Praise the Lord. Go, sabi ng Bible, mayin mahal, go. Kaya mga kapatid, wala nang panahon. Malapit ang babalik ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Mayin mahal, isa nating kapatiran. Siya'y hindi nakadalo ng ilang panahon, mayin mahal, sa ating church. Alam niya na ang teaching, alam niya na ang turo. Alam niya yung standard, mayin mahal, nang aakit sa langit. Yung turo, mga minamahal ng ating church, alam niya na. Pag dumadalo siya sa iba, mga minamahal, hindi niya makuha yung standard doon. Ang gawain doon, 2 hours lang. Mayin mahal. Isa, dalawa, tatlong kanta lang. Tapos, mga kapatid, patutuo na. Pero dito, 2 oras puri pa lang. Kaya sa puri pa lang, mga minamahal, karamdaman gumagaling na. Amen. Mayin mahal, nung nasa, hindi siya dumadalo dito, mayin mahal. Ano ang ginagawa niya? Nag-share ng gospel. Pag-share ng gospel, mayin mahal, nakikinig ba kayo? Pag-share niya ng gospel, hindi siya dumadalo dito, pero sineshare niya. Ang sabi niya, ang pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, maligayang buhay. Pagpapalain ka. Kaya dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade, samantalang siya hindi dumadalo. Amen. Bakit? Wala siyang ibang maiturong chapel eh. Wala siyang ibang maiturong mga minamahal na church. Yung pinakamaganda na nakita niya, Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Nakapagdala. Kaya nung bumalik sa atin, mayin mahal, ba, kasama ang buong pamilya, mas mainit pa sa kanya. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mayin mahal. Amen! Praise the Lord! Kasi soul winning, mga minamahal, ginagamit dyan yung paa. Ginagamit dyan, mayin mahal, yung paa natin. Pwede kang pumunta, mga minamahal, sa iyong mga kapitbahay. Alam nyo kasi, mas maraming mga Kristiyano kasi, mga kapatid ko, hindi po ginagawa yung pagdadala ng kaluluwa sa dakilang Diyos natin para maligtas eh. Naniniwala po yung maraming mga Kristiyano na kapahamakat po yung tutunguhan ng mga taong hindi ligtas, pero kakaunti lang po yung nag-soul win. Ilan tayo dito, mga minamahal ko? Sabihin na natin, 300, 400, mga minamahal. Sa loob lang ng 3 months, magbunga ka ng isa. Ang isa, magbunga ng isa. Every 3 months, nagmumultiply tayo, times 2. Amen? Dapat natin gawin yon. Kasi utos, mga minamahal ng ating dakilang Diyos eh. Amen po? Pag utos, mga minamahal, hindi ka na mag-demand eh. Hindi ka na mag-expect nung kapalit. Na para bagang kapag tayo po'y gumawa ng konti sa dakilang Diyos, parang ang laki na ng utang ng Diyos sa atin. Hindi po ganun. Amen. Dapat mga minamahal, napapanahon o hindi napapanahon, mga minamahal, may gana ka o wala, mga kapatid, gampanan po natin. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Go ye into all the world and preach the gospel. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba, ng isang kaluluwa, mga kapatid ko, ang halaga niyan sa harap ng ating dakilang Diyos, mas mahalaga pa kaysa buong mundong kayamanan. Kaysa buong mundong ito, mayin mahal, mas mahalaga ang isang kaluluwa. Kaya naalala kong bilabin, honorable pastor natin, sabi niya, mayin mahal, kung mabibili ko lang 1 million ang isang kaluluwa, umakit lang sa langit, bibilin ko. Alang-alang sa kaligtasan. Mayin mahal, sapagat lahat ng hindi naglilingkod sa dakilang Diyos, nakaatang sa dagat-dagat ang apoy. At sabi ng Bible, mayin mahal, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Ang kamatayan po, mga minamahal, traitor yan. May sakit ka sa puso, mayin mahal, hindi ka maglingkod sa Diyos ng tama, mayin mahal, delikado. Amen. Praise the Lord. Delikado, mayin mahal. Eh mga kapatid, magpakainip po tayo sa paglilingkod sa dakilang Diyos natin. Layunin, ba't nandito tayo, mayin mahal? Tuwing song, yan lang, mayin mahal.
Mag-win ka ng mag-win, may mahal. Mag-win ka ng mag-win. Pagpapalain ka ng mahal na Diyos, may mahal. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Magdala ka ng kaluluwa, may mahal ko. Maglingkod sa dakilang Diyos natin. Amen! Praise the Lord! Mark chapter 8, verse 35, hanggang 38, may mahal. Nakasaad po dito, ano ang katumbas ng buhay natin? Mangin mahal. At sabi rito, mangin mahal, ang magmakahiya sa akin sa harap ng tao, ikakahiya ko siya sa langit. Pakibasa po. Mark chapter 8, verse 35 hanggang 38. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanata 8, ang talata po ay 35 hanggang 38. Sapagkat ang sinuman mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinuman mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas siya un. 35? 8:35? 35. Mark? 36, 37, 38. Dito po sa 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan? Amen. At mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sinumaan magmamakahiya sa akin at sa akin mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Tingnan nyo. Pag nagmakahiya tayo, may mahal, kinahiya natin ang ating dakilang Diyos, ikakahiya tayo pagdating po sa kalangitan, sabi ng Bible. May mahal. Pero yung mga masisipag, mahayo, may mahal, prayerful, sabi ng Psalms 126, verse 5 and 6, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y hindi sasalang babalik na may kagalakan. Nadala ang kaya mga tangkas. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Yung umiiyak, nagdadala ng binhi, may mahal, ano yan? Word of God. Nag-ahasik mga minamahal ko, nagdadala ng binhing itatanim, siya'y hindi sasalang babalik na may kagalakan. May mahal, kapag naghayo ka na naghayo, grabe kagalakan. Grabing kalakasang espiritual, mga minamahal. Lahat ng panalangin mo tugunin din ng Diyos, may mahal. Grabe. Yan sa Luke chapter 9, verse 62. May mahal, may kaugnayan ito, mga kapatid ko, sa ating pong topic. But Jesus said to him, may mahal, ating pong basahin. Luke chapter 9, verse 62. Ito bang sinasabi sa Tagalog. Datapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Lahat tayo, may mahal, lahat ng mananampalataya, manggagawa ng Diyos. Nag-aararo, sabi nito eh. Ang bukid ng Diyos, itong church, may mahal. Di ba, mayroon kayong nabasa sa Bible? Dalawa, pupunta sa bukid, may mahal, magtrabaho, yung isa kukunin, yung isa iiwan. Yung isa ma-rapture, yung isa maiwan, may mahal. Ganon. Sa church yun, church. Sabi rito, may mahal, no one having put his hand to the floor and looking back is fit for the kingdom of God. Sino man daw ang nag-aararo, lingon ang lingon sa likod, hindi raw karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Parabola ito, may mahal. Ibig sabihin, kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos, mag-focus ka sa mission mo. Magpo-focus ako sa mission ko, may mahal. I-focus natin ang mind natin, yung heart natin, yung lips natin, may mahal, sa ating mission sa dakilang Diyos. Kapag nakapokus ka sa mundo, nakapokus ka kung saan-saan, mga minamahal, wala yung focus mo sa yung mission sa dakilang Diyos, To win soul, mga minamahal, itinatapon mo yung kaligtasan mo, mga minamahal. Binabaliwalaan natin yung kaligtasan natin. Hindi ka makapasok sa langit. Yan ang sabi ng Bible. Anong mission natin? Sabi nung nabasa natin, mga minamahal, for if I preach the gospel,
Sabi ni St. Paul, I have nothing to boast of. For necessity is laid upon me. Yung pangangailangan, ibinigay sa akin. Yung pangangailangan, ipinagkatiwala sa akin. Ano yung kailangan na yun, may mahal? Importante. Yung kaligtasan ng mga tao, nandito mga minamahal sa atin. Nasaan ang bibig ng dakilang Diyos? Ikaw at ako. Yung paa ng dakilang Diyos, ikaw at ako. Yung kamay ng dakilang Diyos, ikaw at ako, mga mahal. So, imbis na i-focus natin sa walang kabuluhan, mga mahal, yung ating panahon, i-focus natin sa mission natin. Win soul, sabi ng Bible. So, go! Go, mga mahal. Mangaral tayo ng Ebanghelyo. Magdala ka ng kaluluwa, mga mahal. Back up kami ng prayer, mga mahal. Habang kayo nag-win soul, mga kapatid ko. Huwag matakot, mga mahal. Binigyan tayo ng dakilang Diyos ng kapangyarihan. Mag-aral ka ng Ebanghelyo, kasama mo ang dakilang Diyos, mga mahal. Mas maganda, magpasting ka ng 2 days, mga mahal. 2 days, 3 days, bago mga mahal, mag-aral ang Ebanghelyo. Grabe, mga mahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. So bakit kahabag-habag, mga mahal? Sabi rito kasi, mga kapatid ko, who is me if I do not preach the gospel? Kahabag-habag ako kapag hindi ko pinangaral ang Ebanghelyo. Bakit sinabi ni St. Paul, mga mahal, na kahabag-habag ako kapag hindi ko pinangaral ang Ebanghelyo? Basahin natin, Ezekiel, chapter 33, verse 8, mga mahal. Dito po sa Ezekiel, kabanata 33, ang talata po ay 8. Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Amen. Grabe yan, mga mahal. Grabe yung babala ng dakilang Diyos dito, mga kapatid, kapag hindi natin ginampanan yung ating pong paghayo, mga mahal, yung ating pagdadala ng Ebanghelyo pala. Kapag aking sinabi sa masama, masamang tao, mamatay ka ngayon. Walang pagsala kang mamamatay. At ikaw, tayong kinakausap dito. Nakikinig po ba kayo? Tayong kinakausap dito. At ikaw, hindi ka nagsalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Kaya, ang ating beloved honorable pastor, may mahal, napaka-ingat. Sobrang ingat, may mahal, sa mga kaluluwa. Hindi niya pinagsasabihan, may mahal, ng masakit, masama, may mahal, yung mga kapatiran. Bakit? Sabi ng beloved pastor, namatay ang mahal na Panginoon para sa kanila. Kinamatayan sila ng dakilang Diyos, kaya precious sila sa mahal na Panginoon. Amen. Mahin mahal. Kaya mga kapatid, dapat mahin mahal, gampanan natin ang ating mga tungkulin. Sabi ng, masama ito. Yung mga masamang tao, sabi rito, mahin mahal, kung mamatay sila, singilin ng Diyos ang dugo sa iyong kamay. How much more? Mahin mahal. Masaktan mo yung damdamin ng kapatid, mahin mahal. Dahil sa ego, nawala sa Diyos, mahin mahal. Lalo na. Amen. Si Praise the Lord, mayin mahal. Meron akong nabasa, mayin mahal. Isang Kristiyano. Nakakapangilabot yung kanyang dream, mga kapatid. Nakatayura yung Kristiyanong ito, mayin mahal, sa kanyang dream, sa hukuman, sa harap ng luklukan ng ating dakilang Diyos. Paghatol. Tinanong daw siya ng dakilang Diyos. Sabi ng dakilang Diyos sa kanya, saan ang kaluluwa ng iyong mga kaibigan at ng mahal mo sa buhay? Ang sagot niya, hindi ko po alam, Panginoon. Hindi ko po alam. Pagbanggit daw niya yun, may mahal, hindi na nagsalita ang dakilang Diyos. Karakadaka, bigla siyang bumulusok sa hell, sa dream. Bumulusok sa hell, may mahal. Tuloy-tuloy sa hell. Pagising niya, mga kapatid ko, kinuwento niya sa kanyang asawa. At kinukwento niya yung kanyang panaginip. Pagkatapos niyang ikwento yon, bigla siyang nag-collapse. Bigla siyang bumagsak. Patay siya. Mahin mahal.
Panaginip muna, pagkatapos paggising niya, mga kapatid, kinuwento niya sa kanyang asawa, pagkatapos niya ikwento, patay, pinatay ng Diyos. So, seryosong babala ng ating dakilang Diyos ito. Kaya anuman ang resulta, mayin mahal, ng ating pag-aakay natin ng mga kaluluwa. Mayin mahal, ito man po ay tanggapin po ng tao o hindi yung ating mga share, mayin mahal, sa kanila. Wala ka ng pananagutan dun. Basta importante na i-share mo yung gospel. Amen. Wala namang talo eh. Win-win mga minamahal ang mga Kristiyano dito. Kapag sinyer mo ang gospel, tanggapin niya o hindi, mayin mahal, nandun na yung blessing mo. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinunod mo yung kalooban ng Diyos. Sinunod natin yung kalooban ng Diyos. Amen po. So bakit mga minamahal, may mga taong nakadalo na dito, mga kapatid, sa ating gawain, pero hindi nagpatuloy, nawawala sila. Hindi dahil sa natisod, mga minamahal, kay brother, kay sister, mga kapatid, hindi po. Meron po kasing apat na klase ng puso na tumatanggap ng salita ng Diyos. Ako na lang magbabasa, mga minamahal, mabilisan, Mark chapter 4, verse 14 hanggang 20 po. Sundan nyo na lamang ako. Ang mga hasik ay naghasik ng salita, at ang mga ito'y yaong na nga sa tabi ng daan, na do'y nahasik ang salita at ng kanilang mapakinggan pagdakay pinaroroonan ni Satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga inahasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita pagdakay nagsisitanggap na may galak at hindi nangag-ugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. Kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng pag-uusig dahil sa salita pagdakay nangatisod sila. So, yun ang dahilan, mayin mahal. At ang mga iba yaong nahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita ng ibang mga bagay na nagsisipasok ay nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. At yaong nang nahasik sa mabuting lupa na nangakinig ng salita at tinatanggap ito't namumunga ng tigtatatlumpu, anim na po at tigsandaan. Ayun, mga minamahal. Yun dapat nating malaman, mga kapatid. Kaya pagka tayo po ay nagkaroon ng bunga, nagkaroon po tayo ng mga in-invite natin, mga minamahal, pero pagdating dito, hindi sila nagpatuloy, mga kapatid, huwag kayong malungkot. Pasyalan nyo ulit, mga minamahal. Try nyo ulit. Pag ayaw ulit, mga kapatid, kung ayaw nang bumalik, baka hindi sa Diyos yun. Eh, huwag kayong malungkot, mayin mahal. Amen! Praise the Lord! Kasi mga kapatid ko, iba-iba talaga yon. Bakit nung tayo yung mga nagkrusada? Nagkrusada tayo dito, mayin mahal. Apat na krusada yata ang natapos natin. Lima, mga kapatid, ang natapos natin. O anim na krusada yung natapos natin. Di ba ang dami namin lumapit? Dami namin tumanggap, mayin mahal, ang kapal ng tao. Pero kayo po ang nanatili, mayin mahal. Bakit? Kasi iba-iba po ang layunin ng tao kung bakit lumalapit po sa Word of God. Merong kagalingan lang, kalutasan lang ng problema, mangin mahal. Merong napilitan lang, mga kapatid ko. Meron, mangin mahal, gusto lang ng pagkapalang panlupa, mga kapatid. Pero ibang mga minamahal, kung ang target talaga ay kaligtasan at buhay na walang hanggan, mananatili yan. Mga minamahal, mananatili yan. Kahit pigilan mo yan, hindi pa pipigil yan sa pagdalo, mangin mahal. Kapag langit ang target niyan, lahat magsabing praise the Lord, mangin mahal. Kaya habang tayo po'y nagsishare ng gospel, mga kapatid ko, mayin mahal, tingnan natin, yung mga taong kahit ayaw, mayin mahal, isama mo, kahit ayaw, isama mo, mayin mahal. Mga kapatid, nakita nyo ba yung mga nagtitinda? Yung mga nagtitinda, mayin mahal, sa kalye, kahit ang tumal-tumal ng tinda, kung sila po'y mag-start ng madaling araw magtinda, mayin mahal, sa tiyaga nila, pagdating ng hapon, nauubos din. Amen? Ganon din, mga minamahal. Hindi naman ibig sabihin, pag naghumayo ka ngayon, tapos na. Mga minamahal, hindi. Hanggang pagbabalik ng dakilang Diyos, humahayo tayo. Hanggang pagbabalik ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagsishare tayo ng gospel. Yan ang mission natin sa mundo. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya naalala ko pa, mga kapatid, ang ating dakilang Diyos. Nung maraming sumusunod sa Kanya, mga minamahal ko, sa Kanyang likuran. Pero nung nakita nila, mga kapatid, ang grabing himala ng dakilang Diyos. 2 isda, 5 tinapay, mga minamahal, pinakain ng 5,000 mga tao. Aba, nagsunuran ang mga tao. Kahit pala hindi na ako magtrabaho dito. Kahit hindi pala ako magpagod. Basta makinig ka lang, kakain ka. Mga minamahal, ang daming sumusunod. Pero ang dakilang Diyos, nung mangaral siya ng matigas na pangaral, mga minamahal. Nung mangaral siya, mga kapatid ko,
na nililinis niya na ang puso ng mga tao. Sabi ng John chapter 6, mangin mahal, isulat niyo na lamang, 64 hanggang 71, mga kapatid ko. Isa-isang nag-alisan sila. Isa-isa mangin mahal, iniwan nila ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, mangin mahal sa mga apostol, sabi niya sa 67, mangin mahal, kayo din bang 12 aalis din sa akin? Sabi ni Saint Peter, Lord Jesus, kanino kami magsisiparoon? Kanino kami pupunta kung aalis kami sa iyo? Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya mga minamahal, hindi tayo makakaalis sa mundong ito nang hindi tayo dumadaan sa ating dakilang Diyos na buhay. Minamahal, sito it po na ang pinahiram na buhay ng dakilang Diyos natin sa atin, ibabalik natin ang malinis ito, minamahal. Kung dinumihan, nadumihan man, dinumhan mga minamahal ng kasalanan ito, mga kapatid ko. Hindi mo kasalanan na ikaw po ay nagkasala sa harap ng Diyos. Hindi mo kasalanan, mga minamahal, bakit ko nasabi? Alipin tayo ng kaaway ng Diyos, mga minamahal. Paano tayo makatakas dyan? He must be born again. Kinakailangan mong isilang na muli. Tanggapin ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga minamahal, magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi ng Bible, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon ang panahon. Ngayon ang araw. Hindi bukas. Yung bukas, hindi natin hawak. Hindi natin alam. May mahal. Kung ating beloved general, Sonny David, may mahal, tinanggap ang dakilang Diyos natin. Nakita niyo nagpatutuo, may mahal, nagpasalamat siya sa mahal na Panginoon. Malakas na siya, mga kapatid. Hallelujah. Dati, may mahal, 3-4 na tao umaalalay sa kanya, hindi siya makatayo. Ngayon, may mahal, nakakatayo na mag-isa. Amen! May mahal, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Kung sila, may mahal, general, colonel, may mahal, major, sino pa ang mga kapatid ko? Ang dami nating militar dito, mga kapatid. Nandito sila nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kung sila nagpuri sa dakilang Diyos, tayo ganun din, may mahal. Amen! Imawit tayo sa dakilang Diyos natin, may mahal. Purihin naman pa habang tayo umaawit sa ating dakilang Diyos. May mahal sa lahat ng ating mga bisita, mga baguhan. Tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, may mahal, bilang sariling tagapagligtas. Hallelujah. For to me to live is Christ, may mahal. Tagalog. Tagalog. Hallelujah. Sa mundo aking natagpuan, mga dakila nilaga. Ngunit sa uri na pamumuhay, ang kaluluwa nilang patay. Brother Jordan. Ako ay isinugo upang pangarap sa mundo. Asa nila ito ang daan sa buhay na walang hanggan. Pagdi sa ini mag-aaral sa dami ng hangi at kaulan. Hallelujah, hallelujah. At kahit sa kwila lumuluha ay patuloy ko siya susundin. At ang iba'y kumakas.
mga huling araw. Gagampanan ko ang tungkulin at dating ko sa ganitong gawain. Marami ang malilikas sa gawain ng Panginoong Jesus. Kailangang hadlang at pagsuko, hallelujah. Ngunit di ako mahihina, sa awitin ko'y pupurihin siya. Maging sa inibar ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin at ang ito'y tumalikod. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo para po sa ating mga bisita ngayon, mga minamahal. Kayo po'y tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng ating inawit, mga minamahal, mamatay, mabuhay sa ating dakilang Diyos, ito po ay malaking pakinabang po sa atin. Sapagkat mga minamahal, siguradong ligtas ating mga kaluluwa patungo sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras po ito, mga minamahal, meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya.
mga minamahal. Pangalawa, pagsisisi ng ating mga kasalanan. Bakit kinakailangan po natin magsisi? Ang sabi po ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng ating dakilang Diyos na walang bayad, ito po ang langit at buhay na walang hanggan. Pangako ng ating dakilang Diyos. Pangatlo po, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Maaari po siguro sa inyo, mga minamahal, ay nabautismuhan na. Ito po ay napakahalaga. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Acts 2:38, mga minamahal, kung hindi tayo mababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, hindi tayo lubos na mapapatawad sa ating mga kasalanan. At kung hindi tayo mababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At nagawa po natin yan, mga minamahal, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Pang-apat, mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo, hindi po tao ang gumagawa niyan, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Yung nakikita niyo pong umiiyak, nagiginig sa presensya ng mahal na Panginoon, yan po ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. At mangyayari yan, mga minamahal, gagawin ng ating dakilang Diyos yan sa atin kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras mo ito, mga minamahal, itaas niyo po ang inyong mga kamay at sumunod po kayo sa aking maiksing panalangin ng pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sundan niyo po ako, mga minamahal. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Mahal na Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, dalangin po namin, mahal na Panginoon, ng mga kaluluwang ito. Dakilang Diyos, isulat mo po ng maliwanag kakilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. At dalangin po namin, ito na po ang maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin po sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. In the mind of the Lord Jesus, bless us Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. God bless you po, mga minamahal. Sa oras mong ito, tayo po idarako, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Muli tayo, mga minamahal. Muli tayo nga tumulog sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Itaas po natin muli ang ating mga kamay. Hallelujah. Dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw nito, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa iyong mga balansalita namin na pag-aralan, mahal na Panginoon. Nawa, mahal na Panginoon. Patuloy mong dagdagan, dakilang Diyos, ang aming mga kasigasigan, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Mga tungkulin na iniatang mo sa aming mga balik at mahal na Panginoon sa bawat isa po sa amin. Patuloy namin magampanan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo't higit, mahal na Panginoon, ang magdala, mahal na Panginoon, na mga kaluluwa, mahal na Panginoon, sa iyong banal na paanan, dakilang Diyos, tulungan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, batid mo po ang pangangailangan, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Pangako mo po, mahal na Panginoon, natapos namin gawin ang iyong banal na kalooban. Didinggin mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak, dakilang Diyos. At sa pangunat at panalangin po ng aming minamahal ginagalang mga Pastor Will Destrada Almeda, amin na pong inaangkin lahat ng tagumpay, katugunan ng aming mga panalangin. In the mind of the Lord Jesus, bless us Lord. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, sa oras po ito, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. At kung meron tayong mga karamdaman, mga minamahal, yung ating kaliwang kamay, kung nasaan po ang ating mga karamdaman, dyan po natin ilagay yung ating kaliwang kamay at ating mga minamahal, sawayin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palayasin natin, mga minamahal, ang mga demonyong karamdaman na yan. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat at panalangin po ng aming minamahal ginagalang malapas Rubel de Estrada Almeda, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabira, yung matrisis, hallelujah, sakit sa puso, demonyong coronavirus, hallelujah, cast out in the mind of the Lord Jesus, mga problema at kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, mga natitirang kahinaan, mga bisyo, cast out in the mind of the Lord Jesus, be blessed, be strong, be blessed in the mind of the Lord Jesus, problems be solved, vices be gone, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa oras po ito.
Muli tayong magtaas ng ating mga kamay. Mga minamahal, tayo po ay tatalon. Tatlong beses, mga minamahal, sabay sigaw, salitang hallelujah, praise the Lord. Huwag tayong magbiro, mga minamahal, galing sa ating puso. Let us jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Sa oras mo ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating aking beloved co-worker, ating beloved brother Dodong Loresco, para po sa ating mga additional announcement. Amen. Amen. Praise God. Purihin natin mga Panginoon. God bless you po, Blood Preacher Jerby Domingo. At ganoon ni po sa ating Blood Ordained Preacher Nilo De Guzman. Ating napakinggan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise God. Purihin natin mga Panginoon. Tayo nga minamahal na tuloy-tuloy na mga minamahal. Tayo po kukuha ng ating special offering. Narito ang ating Blood Espiritu, Rico Balese. Siya po mananalangin mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay makaisang manalangin. Sa unang dalangin po ng ating beloved parents in the Lord, sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoon nating Jesucristo. Amen. Glory to God. Dakilang mapagpala po naming Ama, Diyos na makapanyarihan sa lahat. Sa iyo makapanyarihan pangalan aming pinakamamahal, Panginoon naming Jesucristo, balapin ng Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, pagpapala ni pinakalumo po sa bawat isa sa amin. Malapit at narito po, malapit noon, ang aming special offering ay buong puso namin ni pinakakalob upang gamitin sa banal mong gawain. Malapit noon, paspasan mo po ang aming pagbibigay at patuloy na ibuos ang masaganang pagpapala sa iyo makapanyarihan pangalan aming pinakamamahal, Panginoon naming Jesucristo. Amen. Glory to God. Po sa mga patiran na kaloob para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minodadako sa ating announcement. Pag-araw po ng Merkulis, tayo po nagsisimula ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 po ng hapon. Purihin natin mahal Panginoon. Pag-Bernis mga minahal, overnight prayer po natin, alas 9 ng gabi at matatapos iba ng alas 4 po ng daling araw po ng Sabado. Pag-araw po ng Linggo, katulad ganina, tayo po nagsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ganitong oras sa mga minamahal. Purihin natin mahal Panginoon at patuloy din po tayo mga minamahal. Manood sa ating TV program sa PTV Channel 4 tuwing Sabado po ng gabi. Ito po yung ating mapapanood ng alas 11 ng gabi at hanggang alas 12:30 ng ating gabi. Linggo na po yan mga minamahal. Purihin natin mahal Panginoon at ganoon din po mga minamahal sa mga choir member. Tayo po itong tulong mag-ayos po ng upuan, maglinis sa ating bahay-sambahan, maging sa ating mga baguhan na tumanggap po ganina. Mayroon po tayong bautismo mga minamahal. Purihin natin mahal Panginoon at mayroon po tayong lihans pagkatapos ng ating mananagawain. At kung wala pong dragdag ang ating blood ordinary preacher mga minamahal, tayo na po mga tumayo mga minamahal. Narito po ang mananalangin ng ating beloved Colonel Ricardo Kapalad mga minamahal. Tayo po yung sama-sama magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang ang masalangit sa matamis at makapangarapan ng Jesus. Sa unang panalangin ng malapastor, Bangalista Will Estrada. Amen. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, mga Panginoon, sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain. Mula po sa MC, hallelujah. Mga Panginoon, salamat po sa mga pag-aawitan, hallelujah. At mga Panginoon, pinasasalamatan namin ay mahal na kapatid na patuloy mong pinagahayag ng iyong mga banal na patotoo. Sa pangalan ni Jesus,
Pinasalamatan po namin, mahal na Panginoon, yung mga hinihipo na nagtatapat sa iyo. Hallelujah, mahal na Panginoon. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa banal na Santong Espiritu na sa tuwitin ay pinagkakalob mo sa amin. At mahal Panginoon, pinasasalamatan namin at ininadalangin sa iyo ng patuloy na kalusugan at kalakasan ng aming mahal na pastor, sampo ng kanyang beloved children. Mahal na Panginoon, kung paano po kami dinako sa lugar na ito, hallelujah. Taglayan ang dakilang proteksyon at pag-ibig. Ihatid mo kami sa kanya-kanyang tahanan. Taglay ang paghahayo, taglay ang pag-ibig, taglay ang proteksyon, hallelujah. Mamunga kami sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! God bless you po, mga minamahal. Tayo po yung magkamayan. I am the God that you let thee.